Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Magandang buhay po sa lahat ng mga tagapakinig ng Kaba Horror Podcast. Ako po si Vladimir, at ngayon ay ibabahagi ko ang aking personal na karanasan sa isang kilalang fast food. Nung time na yun ay sobrang stressed po ako sa mga kaganapan sa buhay ko. Nagpasya akong lumabas kahit na late night na. Actually, lagpas hating gabi na yun. Gusto ko lang talagang mahimasmasan ang isip ko, kaya nagpasya akong mag-drive na lang ng kotse kahit pa wala akong alam na puntahan. Matapos ang halos isang oras na pagmamaneho, ay nadaanan ko ang isang kilalang fast food restaurant. Saktong nakaramdam na rin ako ng gutom nun, kaya nagpasya akong mag-stopover muna at kumain. Sobrang tahimik doon sa kinatitirikan noon. Kasi napapagitnaan siya ng mga gusali na mga mukhang abandonado na. Luma at nababalot na rin ng dilim ang mga ito. Pagpasok ko ng fast food ay wala na rin ibang customer pang kumakain doon. Madaling araw na rin kasi yon. Tanging iilang crew na naglalampaso ng sahig at nakatayo sa counter ang mga taong naroon. Umorder na ako ng aking pagkain at matapos maibigay ito ay pumuesto ako malapit sa malinaw na salaming pader kung saan kitang-kita ang kung anong nasa labas. Habang ako ay kumakain, ay napatingin ako sa labas nang mapansin ko ang isang bata na pumapalad sa akin. Senyas na humihingi ito ng makakain. Hindi ko makita ang buong mukha nito dahil bahagya itong nakayuko at natatakpan ng sabog nitong buhok ang kanyang mukha. Marungis rin ang bata, kaya alam kong isa itong batang kalye. Stressed ako nun, kaya aminado kong irritable ako at may pagkamasungit. Pero kahit ganun man, ay nakaramdam ako ng awa sa bata. Tinawag ko ang isang crew at inutusan ko itong ibigay sa batang nasa labas ang aking hamburger na hindi ko pa nagagalaw. Kinuha ito ng crew at lumabas upang hanapin ang bata. Maya-maya pa ay bumalik ito sa loob at ibinalik sa akin ang hamburger sabay sabing, "Sir, wala pong bata sa labas." Sumagot ako ng, "Paano wala, kuya, eh? Bago ka lumabas, nakita ko pang pabasalubong yun sa'yo. Nahalingat lang ako kaya hindi ko na kayo nakitang nagtagpo." Sumagot ulit ang crew ng, "Eh, sir, wala ho talaga akong nakitang bata dun sa labas." Medyo nainis na ako kaya sumagot ako ng, "Di bali na, kuya. Akin na yan. Balikan na sa trabaho mo. Salamat na lang." Medyo masungit pa ang aking pagkakasabi dala nga ng stress. Hanggang sa bigla akong napaigtad nang makita ko na nasa aking harapan na ang batang aking tinutukoy. Nakangiti ito habang natatakpan ang kalahating mukha nito ng kanyang buhok. At nakita ko na ang mga kamay nito ay may mga bahid ng natuyong dugo maging ang suot nitong damit. Nasindak ako at hindi na iwasang mapahiyaw ng kaunti sa labis na gulat at takot. Sabay-sabay na tumingin sa akin ang mga crew kasabay ng paglahong parang bula ng bata. Hindi ko na ipinagpatuloy ang aking pagkain at nagpasya akong lumabas na ng fast food
Ngunit siyang patungo ako sa pintuan palabas nang makita ko na nakatayo sa labas noon ang bata habang nakangiti sa akin. Napatakbo ko sa may counter at tinanong ang isang crew. Sino ba yung batang yun na nakatayo sa pintuan? Kanina pa yan, tapos biglang nawawala. Napataas ang kilay ng isang crew at nagtanong ng, "Sir? Bata? Asan po? Wala naman po akong nakikita." Itinuro ko ang pintuan kung saan ko nakitang nakatayo ang bata at laking gulat ko nang muling nawala ito. Lumakad ang crew papunta ng pintuan at binuksan ito tsaka sumilip sa labas. Ngunit halos maihi ako sa takot nang makita kong nakakapit na sa aking pantalon ang bata. Nakatingala ito sa akin habang nakangiti at duguan. Napamura na ako sa takot at tumakbo na palabas ng fast food. Mabilis akong sumakay ng kotse at pinaharurot ito papalayo ng lugar na yon. Sa aking pagmamaneho paalis ay nakita ko mula sa side mirror na nakatayo ang bata sa may gilid ng fast food habang kumakaway sa akin na tila nagpapaalam. Tawagin niyo na lang po kong Edgar. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan ko sa isang kilalang fast food. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan nito at branch. Basta kilalang kilala ito sa kanilang fried chicken, spaghetti at burger steak. Katanghalian ito ng mangyari. Maraming tao ang kumakain sa lugar na yon. Kaya hindi ko rin aakalain na makakaranas ako ng isang nakakakilabot na pangyayari ng mga panahong yun. Tapos na akong kumain noon at nagbanyo muna ako saglit. Maliit lang ang banyo nila sa kainang yun. Isang male urinal, isang cubicle lang ng kubeta at isang maliit na lababong may salamin ang meron sa loob noon. Kumbaga, ang dalawang tao lang talaga ang pupwedeng gumamit. Pagpasok ko ng banyo ay nadatnan ko sa loob ang isang crew na naglalampaso ng sahig. Nakayuko ito at natatakpan ng dilim ang mukha niya nang dahil sa uniforming sombrero na suot nito. Dahil nag-alangan ako at baka hindi pa pwedeng gamitin ang banyo at kasalukuyang naglilinis, ay minabuti kong tanungin ng crew kung pwede ba akong gumamit ng urinal. Hindi ito sumagot sa akin, bagkus nagpatuloy lamang sa paglalampaso. Inulit ko ang aking tanong at baka sakaling hindi lamang ako nito narinig. Bagamat imposibleng hindi ako nito narinig dahil napakaliit lamang ng banyong iyon, liban na lang kung bingi o may suot na earphones, pero nakita kong wala naman itong suot na ganun. Inulit ko ng malakas ang tanong, ngunit tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Dahil ihing-ihina, ay umiling na lang ako at dumiretso sa urinal upang umihi na. Kasalukuyan kong umiihi nang naisipan kong tanungin muli ang lalaki. Kami lang kasi ang naroon. Sobra kasing tahimik na tila nakakailang. Tinanong ko ito ng, "Matagal ka na dito, Brad?" Tanong ko, ngunit hindi pa rin ako nakakuha ng sagot mula rito. Bagkus, itinigil nito ang paglalampaso at nakita kong pumunta yon kung nasaan ang lababo na hindi ko na matanaw dahil natatakpan ng nag-iisang cubicle. Matapos kong umihi ay tutunguhin ko dapat ang lababo para maghugas ng kamay na aking nakasanayan. Alam kong naroon ang crew na may pagkasuplado, kaya makikiraan na lang ako upang makapaghugas ng kamay.
Ngunit pagpunta ko sa lababo, ay halos mapaupo ako sa aking kinatatayuan nang makita kong wala roon ng crew. Malinaw na nakita kong pumunta yon doon at hindi ko pa yon nakikitang lumabas doon. Bumilis ang dagundong ng aking dibdib, pero ganun pa man ay sinubukan ko pa ring maghugas ng kamay. Ngunit halos hindi ko nakayanin ang sumunod na nangyari dahil nang mapatingin ako sa salamin ay nakita ko sa refleksyon na sa aking likuran ay nakabigti habang dilat na dilat ang mga mata ng crew na kanina lang ay aking tinatanong. Mabilis akong napalingon, ngunit pagtingin ko sa aking likuran ay wala roon ang nakabigting crew. Sa hindi malamang dahilan ay napatingin muli ako sa salamin at nakita ko mula roon na nakatayo na ang crew sa aking likuran. Halos mahimatay ako ng mga oras na iyon, kaya kumaripas na ako ng takbo palabas ng banyo at ng fast food na yon. Yun na ang huling beses na kumain ako sa branch na yon ng kilalang fast food. Bagamat may trauma na ako sa banyo ng mga fast food ngayon, ay hindi ko na rin na muli pang naranasan ang nakapangingilabot na karanasang yon. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mga kabayan, ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din, kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads, ay maraming maraming salamat sa iyo, kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Nagtatrabaho po ako ng mga panahong to bilang isang crew sa isang kilalang fast food. Nasa counter po ako nakatoka noon. Sa branch na yon ay hindi ganun karaming customer dahil hindi gaanong puntahan o daanan ng lugar na yon. Ganun pa man ay bukas ang aming store ng 24 oras. Pasado alas 11 na yon ng gabi at wala na rin kumakain pa ng gabing yon. Kung may order man, kadalasan take out na. Hanggang isang matanda ang dumating at lumapit sa counter. Magandang gabi po, Lola. Ano pong order ninyo? Bigyan mo ako ng manok na may kasamang kanin at fries pineng. Tapos, ubig lang ang inumin ko, ha? Ayun lang, dito ko nakakainin. Matapos ang pagkuha sa order ng matanda, ay nagbayad ito at nagsabing huwag na siyang susuklian. May sukli pa itong barya at ipinagpilitan kong kuhanin niya ang sukli. Kinuha naman ito ng matanda at nagsabi na ihatid na lamang sa kanyang mesa ang inorder nito. Binigyan ko ng number ang matanda at nagsabing isa-serve na lang sa kanya ang pagkain. Nagpasalamat ito at lumakad palayo ng counter. Napansin kong patungo ang matanda sa second floor, na noong mga oras na yon ay patay na ang mga ilaw sa itaas dahil karaniwang isinasarado na namin yon ng ganong oras. Nagtataon lamang na hindi nakalagay ang harang. Pasigaw kong sinabihan ang matanda na sarado na ang itaas, ngunit parang wala itong narinig. Naisip kong baka mahina na ang pandinig nito at siya rin mismo ay bababa pag nakita nitong madilim na sa itaas. Ako naman ay ibinalik na ang atensyon sa trabaho. Nang makumpleto na ang order ng matandang customer, ay hinanap ko ito sa mga mesa sa ibaba, ngunit walang katao-tao. Nag-aalala akong pumunta sa itaas at baka doon yun nag-aantay sa madilim. Pag-akyat ko sa itaas ay napakadilim na doon. Ngunit gawa ng isang mahinang liwanag na nanggagaling sa labas ay naaninagan ko ang figura ng matanda na nakaupo sa isang mesa.
Inilapag ko muna sa isang malapit na mesa ang dala kong tray ng pagkain upang sindihan muna ang mga ilaw. At pagsindi ng mga ilaw, ay kaagad kong binalikan ng tray. Nagtataka ko kasi bigla na lang nawala ang matanda sa mesa kung saan ko ito naaninagan. Pero nandoon pa rin yung order number nito, kaya tinungo ko na ang mesang yon at inilagay ang pagkain. Naroon din sa mesa ang perang isinukli ko sa matanda, ngunit labis talaga akong nagtataka sa biglang pagkawala nun. Inikot ko ang aking paningin sa kabuuan ng palapag, ngunit wala talaga yun dun. Naglahong parang bula ng sindihan ko ang mga ilaw. Napabalikwas ako nang tawagin ako ng isa kong kasamahan na para akong pinagmamadali. Kinuha ko ang order number at 3. Iniwan ko na sa mesa ang pagkain na inorder ng matanda tsaka mabilis na bumaba. Inis akong tinanong ng aking kasamahan kung bakit daw merong mga tuyong dahon ng langka sa cash register. Nagtaka ako kasi wala naman yun kanina, kaya itinanggi kong may kinalaman ako sa pagkakaroon ng mga dahon doon. Ilang sandali lang ay bumaba galing sa itaas ang isang crew, dala ang mga pagkaing iniwan ko roon pati ang perang sinukli ko sa matanda. Ayon dito ay naglinis raw ito sa itaas. Wala nang tao doon. Iniwan lang ang pagkain na hindi nagalaw at may pera rin. Pinatay na raw nito ang ilaw sa itaas. Itinanong ko kung wala itong nakitang matanda doon. Ngunit tinawanan lang ako nito at sinabing wala siyang natatanda ang matandang umakyat doon. Tsaka umiling-iling at sinabihan akong magkape at dahil baka inaantok na ako. Alam kong may matandang customer ang dumating at umorder ng pagkain sa akin. Nakatakatakang bigla na lamang naglaho. Posible kayang yung mga tuyong dahon sa cash register ay may kinalaman sa kanya? Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang kasagutan sa nangyari sa akin ng gabing yon. Sana ay may paliwanag ang lahat ng ito o may maaaring makapagbigay kasagutan sa akin. Salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Nagmamahal, Jenny.